Hello guys at mga ka-BSR, magandang araw po muli sa inyong lahat at kumusta po kayo? Sa araw naman na ito guys ay maiba po tayo ng konti. So usapang top speed po muna tayo. Kasi napansin ko po na parang ang daming tao na very concerned po pagdating sa top speed ng isang motor. So madalas tinatanong ay ano ba yung top speed niyan at ano ba yung fuel consumption niyan, tipid ba yan sa gas? So yun yung kadalasan guys na tinatanong. Pero para sa akin guys, opinion ko lang naman no, hindi naman talaga ganun ka-importante yung top speed. Pwera na lang siguro kung narera ka talaga, kumbaga yun yung sport mo, yun yung hobby mo, o yun yung trabaho mo. Sa palagay ko pa eh, mas importante yung fuel consumption ng isang motor. Pero sa palagay ko rin, para sa karamihan sa atin, ordinaryong user din lang ng mga motor, kagaya ko, hindi talaga ganun ka-importante yung top speed. Ako kasi, syempre, kaya ako nag-acquire ng motor, para makarating po ako sa aking pupuntahan ng walang masyadong hassle, makakatipid ng konti, siguro sa pamasahe, pero sa gas rin na pupunta. Tsaka, syempre, yung sarili kong oras yung masusunod, so anytime na gusto kong umalis, kung anong oras ko gustong makarating sa pupuntahan ko, yun yung masusunod. Anyway guys, i-share ko rin lang po sa inyo ngayon kung ano po ba yung kinaya kong top speed dito sa motor na to. Wala po akong binago dito sa motor na to, stock setting po yan lahat. At para po dun sa mga susubok ng ganito, yung kukuha ng top speed ng motor nila, do it on your own risk. Kasi delikado po talaga. Isa po kasi yung speeding sa madalas pong nagiging aksidente. Okay guys, sige tara na. Alamin na po natin kung ano po ba yung nakuha kong top speed sa motor na to. Let's go! Ayan guys, so yan po yung nakuha kong top speed sa motor na to. O baka, ewan ko lang, baka hanggang dyan lang talaga yung kaya ng loob ko. Pero madalas guys, kapag sinusubukan ko pong kunin yung top speed ng motor na to, ay nag-a-average po ako ng mga around 104 to 105 kilometers per hour kadalasan. Siyempre guys, depende pa rin naman kasi yan sa sitwasyon ng kalsada at siyempre yung driver. So marami po tayong mga bagay na i-consider din. Pero ako naman po, ang madalas ko lang kasing takbo ay mga nasa around 60 to 80 kilometers per hour lang. So actually mabilis na po para sa akin yung 80 kilometers per hour. Pero sa motor na to guys, based experience ko, kapag nasa around 50 to 60 kilometers per hour siya, ay medyo ma-vibrate siya. So, mas mararamdaman mo yung mas malakas na vibration. Pero kapag lumagpas ka na ng 60, mga around 70 hanggang 80 kph, ay mararamdaman mo na smooth na yung takbo niya. So, sa palagay ko, yun po yung kanyang sweet spot kung tawagin. At wala din po siyang kahirap-hirap na abutin yung ganong speed, yung 70-80. So madali niya lang po yung nakukuha. Pero kapag nasa around 90 na po siya, pataas, ay parang doon ko po nararamdaman na
medyo nahihirapan na po siya, bumibirit na po. And guys, so hanggang dito na lamang po ang ating video para sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, eh, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. At i-click niyo na rin po yung notification bell icon dyan sa baba para malaman niyo po at ma-notify po kayo. At para updated po kayo kapag may mga bago po tayong videos na i-upload. So hanggang dito na lamang guys ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. At always remember to drive safely.